Kung meron kayong anak na college, senior high, grade school, pwede na ho kayo na lang pumunta. Or kung wala naman, kung kayo yung mga high school na at di pwede ang inyong magulang, pwede ho kayo basta senior high and then college, pwede po lumapit. Hanggang tatlo lang ang po pwede bawat pamilya. It is not actually, ang question is, paano natin malalaman? We are hoping, ma'am, na only indigence. Siguro naman ho, yung may mga pera, hindi na ho magpupumila dyan ng 6 hours po para makakuha ng pangbayad ng ikang mabili ng uniforme or school supply. So we're hoping and expecting po mga indigent lang po ang pipila dyan. Next, Vance Fernandez, Police Tonight. Sir, as you have said, no, yung tungkol sa requirements, could it be possible na magkaroon ng isang requirements from the barangay chairman having this certificate of indigency para mawala itong mga fake? Dati po, may ganun ho, ma'am eh. Ang problema ho, inaalis na ho natin muna yon, iba-bypass na ho muna natin yung mga indigency. Kasi napopolitika po, ma'am. That is very unfortunate. Mas marami pong nakakarating na reklamo o sumbong sa akin na namimili po yung ating, wag naman ho magalit sa atin yung mga barangay leaders natin at LGU, pero mas marami po kasing sumbong sa akin na nakakarating na pinipili po na bibigyan ni chairman o ng barangay kagawad o sa office of the mayor ng indigency. Kung hindi po bumoto yung pamilya, hindi po nabibigyan. Sasabihin na lang, wala dito si ganito, balikan nila next time. So, ngayon ho, dahil DSWD ho ang mga siwa nito, ayaw ko hong marinig na hindi kami binigyan ng indigency. Kaya ma'am, we will take our chances na lang po na tanggapin po yung mga yan at ia-assess naman po ng aming mga social welfare officers at saka meron naman po sila experience when it comes to that matter, ma'am. Gusto ko lang ho namin maibigay kagad yung tulong ASAP. Ayoko na ho silang pagbalik-balikin pabukas. Dalhin mo yung enrollment form, dalhin mo yung ID, kulang ka pa ng ganito, we don't like that. Wala kang indigency, so I took that off. Tinanggal ko na ho yung indigency. Ang gusto ko na lamang po, enrollment certificate or ID ng bata, present ID po, yung hindi expired, sir. Secretary. Salamat, sir. Vince Lopez, Manila Standard. Sir, good afternoon po. Sa mga kababayan natin from rural areas, provinces, and sa mga liblib na lugar, saan po sila pupunta para po makapag-avail ng cash assistance from the DSWD? That's a good question, sir. Marami yung nagtatanong sa kung sa CSWD, City Social Welfare, Municipal Social. Hindi po, ang sa DSWD offices lamang po, malalaman ho ninyo kasi iba po yung municipal, iba po yung city, yung po ay mga nasa local government units at saka mga provincial DSWD. So PSWD, MSWD, CSWD, hindi po doon. Tignan ho ninyo sa internet o magtanong ho kayo ngayon hanggang bukas sa inyong mga munisipyo kung saan yung DSWD na national. Meron po kami mga satellite offices po. Meron po kami mga provincial offices. Meron din po kami mga satellite offices. So pwede po sila magtanong kung saan po yung pinakamalapit, sir. Iniiwasan po kasi natin, sir, na magamit po sa politika ho yung pamimigay na may mga nagsuggest, so ibigay daw, it will be easier pag dinownload ho natin sa mga municipal and ayoko ho mangyari, nangyari po sa SAP natin, sir. Gusto ko po talaga makarating po sa mga bata po doon po sa mga mahihirap. I'm sorry, sir. I mean, I might offend some people, but then that's just the way it is po. Gusto ko po makarating. Ayoko po makarating na pinili ni chairman, kamag-anak ni chairman, inuna, mga anak ni chairman. I don't like that. Gusto ko po na, na talaga makakarating po sa tao, bibigay po ng DSWD mismo, mga tauhan ho namin. Kaya I have instructed po na lahat po ng mga empleyado po ng Assistance for Individual in Crisis Situation at saka mga regional heads po natin at field office directors natin, pumasok every Saturday to supervise and make sure na naibibigay ng tama. At saka also paalala ko doon sa mga tatanggap kasi may mga nagtatanong, baka kulang. Kung kulang po, tumawag po kayo sa aming hotline. Ulitin ko po, hindi po dapat kulang. Pag pumirma ho kayo dyan, cash po ibibigay sa inyo. Ulitin ko po, 1,000 sa elementary, 2,000 po pag high school,
3,000 po senior high, 4,000 po pag-college. Kung tatlo ang college mo, then 12,000 po ibibigay ho namin. Hanggang tatlo lang po. Kung sampu po ang anak ninyo, sorry po, tatlo lang po talagang po pwede. Sir, every Saturday lang po, sir. Wala pong Monday to Friday. Kasi, sir, ang Monday to Friday po namin para sa iba. Medical assistance, burial, transport. Ayaw namin maghalo-halo. Dadami ho, sir. Kasi sa estudyante pa lang ho, in-anticipate na namin about 24,000 po yan, sir. Thank you, sir. Secretary Win, last na lang po kay Alexis Romero. Patanong lang, sec, no? Yung mga pamilya na four-piece beneficiaries na, they can also avail of that. Oh, yes, sir. Kasama po sila. I mean, sa programa na ito. At hindi lang po four-piece, kahit hindi ka four-piece, marami po nagtatanong, good question po. Kung hindi po kayo four-piece, pero kayo ho ay nasa crisis, lahat naman ho ngayon ng mga mahihirap nasa crisis, may nagtatanong, tricycle driver ako, Sir Erwin, pwede ba? Pwede po kayo. Jeepney driver ako, Sir Erwin, pwede po kayo. Labandera ako, Sir Erwin, may anak akong pinapaaral sa SUC ngayon. Pwede ba? Pwede po. Grab rider po ako. Pwede po. Barbero po ako. Pwede po. Okay? Pwede po yan, mga sir, mga ma'am, kung ano po ba yung trabaho ninyo, tutulungan po kayo ng gobyerno. Kasi po, yun po yung aming mission po ngayon. Tulungan po kayo. Kasi instruction din po yan ng Pangulo. Na wala pong iiwan, pandemic recovery, lahat po ikasama pag-angat. Maraming salamat po, DSWD Secretary Erwin Tulfo. Maraming salamat po and good afternoon.